Central dito sa Talba 4, Macoor Police Station, matapos ang nangyaring jailbreak kanina hapon. Nagdagdag ng puwersa ang Cavite Provincial Police Office sa Custodial Center para matiyak ang seguridad sa detention center. Dakong alas 4:30 ng hapon na maganap ang jailbreak kung saan 22 inmate ang tumakas. Karamihan ay naharap sa kaso ng illegal na droga. Ibabalik daw sana ng selda ang isang inmate na kinuhanan ng mugshot pero pagbukas ng kulungan, sabay-sabay ng pulisahang itinulak ng mga preso ang gate ng selda para makalabas. Hindi kinaya ng mga pulis ang pwersa ng mga inmate na nagkagulo at nagkanya-kanya na ng takas. 3 agad na naaresto habang 3 naman ang sumuko. Tinutugis pa ang 16 na iba pa. Ayon sa pulis, 5 lamang ang on duty sa hari nila na mangyari ang pagtakas kanina. Inalis na sa kanilang tungkulin ang mga pulis na nakatalagang magbantay sa Macoor City Custodial Center sa pangunguna ng Custodial Supervisor na si SCO3 Dominador Termil. Maharap sila sa investigasyon. Bawal na rin muna ang pagtangkap ng mga dalaw ng mga inmate. Kanina nang aming datnan, ang custodial center ay naging pahirapan ang sitwasyon doon at ang pagbabantay dahil brownout sa kulungan. Pero dakong alas 11 ng gabi nang magbalik ang supply ng kuryente at ayon pa sa Macoor City Police, may mga nagpadala na ng filler o pahiwatig sa kanila para sa pagsuko ng iba pang mga tumakas na inmate. At live mula rito sa Macoor City, ako si Cecil Villarosa, ang inyong saksi.